sa Panginoong Diyos lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailuman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatitay, tinipon ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin sa Panginoon na ang ating pagsisimba, ang ating pag-aalay ay manggaling sa ating mga puso. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga damhumala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at lahat ng uri ng ibon. Minasda niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ang lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, mailap, malalaki, at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon
Lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay bibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang nilikha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo na po ang lahat. Oh, Alleluia, Alleluia, oh, Alleluia, Alleluia. Sa salita mo akitin ang puso ko at lobin, nang ikaw ay aking sundin. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, mga saro, mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong ni Jesus ang mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isias tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang sa nahandog sa akin ng bayan, paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagwawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi na ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaumbagay, inihain ko ito sa Diyos, hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo narito sapagkat nais nating mag-alay at magbigay papuri sa Diyos. Tayo narito sapagkat gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa tuwing tayo pumapalakpak, nagtataas ng kamay, lumuluhod at tumatawag sa poong Nazareno,
ipagdasal natin lagi na ito'y manggaling sa ating mga puso. Sapagkat kung ito'y tunay na nanggagaling sa ating puso, ito'y manunuot sa ating buong pagkatao. Tandaan natin, mga kapatid, si Jesus sa Sareno, nagpasa ng krus, ipinako sa krus, namatay sa krus, dahil sa kanyang mga kaaway. At huwag natin kalilimutan, mga kapatid, ang mga taong dahilan kung bakit nagkaganyan si Jesus sa Sareno, hindi mga kriminal, hindi mga halangang bituka, hindi ubod ng samang mga tao. Sa katunayan, ang nag-usig, nagpapatay kay Jesus Asareno ay napaka mga debotong tao. Mga taong namamanata, mga taong laging nasa templo, mga taong sinasabing naniniwala sila sa Diyos. Hindi ho ba nakakalungkot yun? Ang nagpasakit kay Jesus, ang mga taong akala natin mga reliyoso. Kung ating iahalintulad ngayon ang mga taong yon, sila po yung mga taong simbahan. Sila yung laging nagsisimba, nag-aalay, nagdadasal. Di ho ba yun yung mga punong pari, mga pariseyo at mga eskriba, ang taong nakaalam ng batas at sumusunod sa batas. Ngunit may kulang. Dahil kahit sila'y gumagawa ng kala natin ay mabuti, wala ang puso nila sa ginagawa nila. Sumusunod lang sila dahil kailangang sundin ang batas. Kaya nga sa ebanghelyo natin ngayon, narinig natin, nagagalit sila dahil hindi naguhugas ng kamay ang mga alagad ni Jesus. Hindi po ito yung paghuhugas ng kamay gaya ng paglagay ng alcohol ngayong panahon ng pandemya. Kundi sa mga Hudyo, ito ay isang kaugalian. Ito ay isang bahagi ng kanilang pananampalataya at utos ng batas. At marami pang iniutos ang batas ng mga Hudyo. Anong dapat kainin? Anong bawal kainin? Anong dapat gawin pag-araw ng Sabat? Sumusunod sila sa lahat ng ito. Pero ano ang kulang? Kulang ang pagmamahal. Kulang ang katapatan. Kulang ang kalinisan ng kalooban. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Lalo na po pag tayo nagpupunta dito sa Quiapo, ang pinakahangad ni Jesus sa Sareno, kalinisan ng kalooban. Ang tunay na hinahangad ni Jesus sa Sareno, nang gagaling sa puso. Hindi ito palakasan ng boses. Hindi ho ito pahabaan ng dasal. Hindi ho ito paramihan ng sakripisyo. Mahalaga po yan. Magdasal, magpahayag ng ating debosyon, gumawa ng sakripisyo, maglakad ng nakatapak, mamanata, magdebosyon. Pero huwag natin kaliligtaan ang puso sa ginagawa natin. Huwag natin kaligtaan na kaya natin ginagawa yan para mabago ang ating puso at kalooban.
kapag nadumihan lang ang paa natin, pero hindi nalinis ang puso, kapag naubos ang laway natin sa kakadasal, pero hindi nabago ang isip, kapag nangawit lang ang ating mga kamay, pero hindi naman naging bukas palad ang ating mga kamay, walang kabuluhan po ang lahat ng ginawa nating mabuti sa harap ng Senyor. Wala tayong magiging pagkakaiba sa mga Pariseo na sumunod lang sa batas, pero walang pagmamahal, walang katarungan, walang katotohanan, walang kabutihan sa kanilang puso. Kaya ipagdasal po natin ito, mga kapatid. Tandaan niyo po, noong unang Biyernes Santo, yung mga nag-usap ipapatay si Jesus sa Sareno, nasa templo pa, nasa simbahan pa. Tandaan niyo, naalala niyo yun, nung inuusig na ni Pilato si Jesus sa Sareno, ayaw pumasok ng mga punong pari sa palasyo ni Pilato kasi baka madumihan sila sa ritual dahil mag-aalay pa sila sa templo. Iniisip nila yung kalinisan ng kanilang ritual, pero yung puso nila punong-puno ng galit, pagiganti, at nais nilang mamatay si Jesus sa Sareno. Wala ang kanilang puso. Huwag pong sanang mangyari sa atin yon, mga kapatid. Sapagkat kung meron mang gustong tirahan ang ating mahal na pong Jesus sa Sareno, ito ay ang ating puso. Kung meron mang gustong linisin, baguhin, ito ay ang ating puso. Sapagkat nilikha tayong kawangis ng Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa narinig natin, nilikha ng Diyos ang lahat. At nang nilikha ang tao, nilikhang kawangis ng Diyos. Sa puso natin, doon gustong manahan ng Diyos. Kaya sa pagkapatuloy ng banal na misa, pagdasal natin, huwag lang lumamim ang ating debosyon. Huwag lang matupad natin ang ating mga panata. Huwag lang sumunod tayo sa lahat ng utos. Ipagdasal natin na sa paggawa natin ng lahat ng ito, lalong lumago ang ating kabanalan at kabutihan, lalong manahan sa atin si Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko, mga kapatid, walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Ang ating tugon, Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga namumuno ng ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at huwag nawa nilang hanapin ang seguridad sa mga makamundong estruktura. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap na ating kasakasama. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa kanilang kahinaan.
at mapalaya sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Makalangit na Ama, likhain mo sa amin ang tapat na puso upang aminin ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahalagahan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mo ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob na iyong itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na maging bukal sa ating puso at kalooban ang ating pag-aalay. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak mong pusong si San Jose, si San Juan Bautista, mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung sa aming pag-aalay, hindi ito nanggagaling sa aming kalooban. Sa aming pag-aalay, hindi nababago ang aming buhay. Gawin niyo po kaming tapat. Linisin niyo po kami. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos,
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday sa February 22. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
sapagkat inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami nilob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan, sa inyong pakikilahok sa banal na misa. Marami pong salamat sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito sa simbahan ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda sa ating kapwa na nangangailangan. Kapag tayo lumalago sa debosyon sa buong Nazareno, lumalago din ang ating pag-ibig at kabutihan at pagmamalasakit. Sapagkat ang tunay na pag-aalay, hindi lang nanggagaling sa bibig. Ang tunay na pag-aalay, nanggagaling sa puso at nagbabagong buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus sa Sereno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.